mo, ha? Ano ang nakalagay sa email mo? Tax declaration. Di ba tama? Yes, sir. So, ang dami naman ito. Ilang page ba ito? Kasi, sir, nag-dubli-dubli, sir, eh. Pero yung ano ko lang dyan, sir, dalawa kasi yung inano ko sa yung tax declaration. Okay. So, yung isa niya, ano, titulado talaga, yung 2,866 square meter. Dyan okay. Dyan po nakatayo yung bahay kung ano, pinapatayo. Yeah, check ko muna, ha? Anong nakalagay sa letter yung, na yan? Yung titulado po, yung titulado po, sir, agrarian po sa nakalagay, sir, eh. Agrarian. So, no, nakalagay dito, may tax declaration of real property, Abelina Canyonasa. Canyonasa, sir. Canyonasa. Sino ba ito si Abelina? Mother ko po yan, sir. Mother mo. Itong picture na pangalawa, may kuhan ka dito. Anong tawag nito? Parang bahay na hindi natapos. Oh, yan po, sir. 2013 ko pa yan, sir. Ano, sir? Eh? Na ano kasi, sir, pinaaral ko pa yung kapatid ko, sir. Kaya inento. Then pangatlo, this is residential property is 561 square meters. Tama? Yes, sir. Yan, sir. Sa mother ko rin yan, sir. O, sa yung mother mo, buhay pa? Buhay pa, sir. Buhay pa. O, so anong problema? Buhay pa lang. Kasi, mo, sir, lahat yan sila, sir. Nahagip sila ng DNR, sir, eh. Ano, no? Nahagip sila ng DNR. Yung pagsukat ng DNR ng anong marine protected. O, tapos, ano sabi ng DNR? Give me a copy of the order of the DNR. May copy ka ba sa order ng DNR? Ang nangyari kasi, sir, yung mga palibot namin doon, sir, binigyan ng ano, ng need to evacuate. Pero kami, hindi naman kami pinadalan, sir. Oo. So, kasi, I need to see the record of ng order ng DNR. Sabi mo, may order ng DNR. So, I need the copy of the order of the DNR para ma-check natin kung anong dapat gagawin natin. Ah, okay, sir. Okay, sir. Oh, so ang gagawin mo, pupunta ka muna sa DNR, then kunin mo yung record na anong dapat na gagawin. Okay, anong dapat na gagawin para ma-check natin. Kasi gusto ko makita yung order ng DNR. Yung order ng DNR kailangan natin. Kasi sabi mo na gusto kunin ng DNR yung property ninyo. So, I need to see the record ng DNR or yung copy of the order ng DNR na pinadala sa inyo para malaman natin kung anong dapat gagawin natin. Yes, sir, probably, sir, wala namang order na evacuate kami, sir. Yung mga kapitbahala namin, yung mga tiya ko, sir, ba, na nakatirik sa amin. So? Kasi ang gusto ko sana, sir, kung pwede... Anong sa tiya mo? Anong problema sa mga tiya mo? Kasi pinadala sila ng DNR, sir, eh. Na yun yung gusto mo copy. I need a copy ng DNR. O, sige, sir. So, ipa-email sa akin yan para mabasa natin kung anong dapat gagawin natin. Okay? Eh, basta ko ngayon, sir. Okay, sige. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, sir. Thank you. Limutan ko kanina ba? Hello? Jerome? Apo, Jerome po. Anong problema natin, Jerome? Jerome Mendoza? Nakamute ka, Mr. Jerome Mendoza. Hindi kita check kasi nakamute ka po. Hello po. Nakamute ka po, Mr. Jerome Mendoza? Jerome Mendoza? Jerome Mendoza, oy, si kaibigan ko ito, si Mr. Jerome. Jerome Mendoza, are you okay, Mr. Jerome Mendoza? Hello po. Oh, anong problema natin, Mr. Jerome Mendoza? Narinig niyo na po ako. May I know your location? Manila po. Oh, anong problema natin, Mr. Jerome Mendoza? Regarding po sa saloon po, kasi nagkautang po ako sa mga lending company and so far po hindi pa po ako nakakahulog eh. Bali yung hinihingi ko lang po advice. Magkano yung utang mo, Mr. Jerome? Magkano yung utang mo? Actually, may dalawa po na utangan ko. Isang 150,000 at okay. Isang 200,000 po. Saan ka umutang? Actually, ano, seafarer po ako. Dapat po nakaalis ako ng March 23 but because of COVID-19 po, hindi po ako nakaalis.
Okay, So okay. until Eh, your ang 20. just answer my question, saan ka nakautang? Sa may ano po, Infinite po, tsaka sa Rycom. Ano yung Infinite? Ano yan? Sa lending company? Opo. So tapos yung umutang ka, hindi ka Bali nagbabayad. po kasi, opo, bali kasi po ngayon hindi pa po ako nakakahulog. Eh, ang inaano ko po kasi baka po hindi po ako makaalis. Let's say po, May natanggap ka na bang demand letter? Wala pa naman po. Pero sabi nila, oh, baka nga po nga magbigay na po sila ng demand letter. Oh, so bakit ka umutang kung hindi ka marunong magbayad? Hindi naman po. Talagang babayaran ko po naman siya. Kaso talagang, kasi pagsisiman lang po yung ano ko, yung mismong pinaka-source of income. Ano bang collateral mo nung umutang ka? Wala po. As in yung kontrata lang po. Ano? Kontrata lang po na meron po akong kontrata ang na gagawin policy mo, po. In so far, ang gagawin mo, susulatan mo lang yung company na Opo. promissory note Opo. na magbayad ka. Kasi huwag mo Opo. silang i-ignore kasi baka mademanda ka nila and maybe may epektuhan pa yung trabaho mo. So ang unang Opo. gagawin mo is kung may matanggap kang demand letter, sagutin mo yon with a promissory note na bayaran mo yung utang mo. Opo. Okay? Opo. Pwede okay, pa akong thank ano, what you. if po kasi, let's say po, ang ano ko po kasi, ano, let's say, January pa po ako makaalis. Umayag po kaya yung... We will know. Basta ang gagawin mo, kausapin mo, you request a reconsideration, but depende yan sa kanila kasi you promise to them na kung utang ka, kaya mo magbayad sa utang. So in this case, hindi ka nakabayad. So you need to make another promise, but please comply your promise. Otherwise, Opo, baka madimanda ka pa nila na ano yung dapat idemanda sa'yo. Depende kung ano yung sige. Contract na permahan nyo, ha? Opo, okay, salamat thank po you. Sa Bye-bye. Thank you po. Hello, RJ Millen. RJ yes, Millen? Hi, attorney. Yes, attorney. Good afternoon po dyan. Yes, I know your location, RJ. I'm in California po ngayon, attorney. Oh, yes. How are you? From California. Anong problema natin? I'm good po. Yeah. Attorney, mahingi sana ako legal advice. Yes, anong problema natin? Anak po. Anong problema? Eh, yung mga anak ko po kasi, madaling salita, tinakas ng ex-girlfriend ko. So, yung ex-girlfriend mo, at saka ikaw, nagkaanak, nama? Opo, opo, opo. Tapos? Tapos, nagsasama po kami sa Virginia for 5 years. Back in 2018, inuwi niya yung, actually, 2017, inuwi niya po yung mga bata sa Pilipinas para magbakasyon. Tapos? Tapos, ako po is nagbalik ng school for nursing. Okay. Ngayon, 2018 po, nagpaalam siya sa akin na magbabakasyon din siya para mabisita yung mga bata sa Pilipinas for 2 months. Okay. Pagkatapos, until nag-decide siya na hindi na bumalik dito sa California at nakipag-live-in sa another man dyan sa Philippines. So, hindi kayo kasal? Hindi po kami kasal. Oh, pero Ilang taon ang bata? 6, 5, and 4 years old po. 6, 5, and 4 years old. So, saan sila ngayon? Saan sa Pilipinas? Andiyan po sa Bulacan. Tapos, ikaw, taga saan ka sa Pilipinas? Taga Olongga po ako. Okay, so, based kasi sa batas, ang bata is an illegitimate child, okay? Pag illegitimate Opo. Child ang bata, based sa batas, ang may parental authority sa bata, ang nanay. That is based Opo. On the family code, lalo na pag ang bata is below 7 years old. It is the policy of the state na to give protection sa child. Normally, sa nanay talaga yan. So, ang ikaw bilang isang tatay, you have the right also. But yung right mo is only visitation right. Ang karapatan mo, bisitahin mo lang yung anak mo. But with respect sa kunin mo ang mga bata, wala kang right noon. Except kung mag-file tayo ng petition for custody sa court, pagkatapos ng petition for custody, you have a evidence na unfit yung mother to be a mother. So pwede tayong mag-file ng petition for custody, pero kailangan nating
ay mag-present ng evidence that that mother is an unfit mother. Kung hindi mo mapapatunayan that the mother is an unfit mother, you have no other option but yung sa'yo is only visitation, right? So ibig sabihin, hindi, wala ka talagang mas strong ang right ng isang nanay compared sa isang tatay pag ang pinag-uusapan is the custody of an illegitimate child. Pero attorney, paano po kasi yung mga anak ko po is hindi naman po Philippine citizen, they were born American here. Citizen. Puro American citizen po sila. So mag-a-apply din po ba ang batas ng Pilipinas? Ang bata is actually under the principle of jus soli and jus sanguinis. Kung alam mo yung principle ng jus soli and jus sanguinis, ang batas kasi dyan sa United States, ang ginagamit is jus soli principle ng citizenship. Ibig sabihin, kahit Pilipino ka, kung pinanganak ka sa ibang bansa, you are considered, kung pinanganak ka sa US territory, you are considered an American citizen. But under the principle of jus sanguinis in the Philippines, kahit na saan ka pinanganak, basta ang tatay mo or nanay mo is a Filipino, you are considered a Filipino citizen. Ibig sabihin, yung child niyo po is a dual citizen. Dual citizen po yan. But kailangan pa ipa-register yan. Kasi insofar as Philippine law is concerned, Filipino yung anak mo. Insofar as American law is concerned, American yung anak mo. So unfortunately, ang mga bata wala sa Amerika ngayon, nasa Pilipinas. So kung mag-file ka ng kaso dyan sa Amerika, hindi yan maging enforceable yan dito sa Pilipinas, lalo na ang mga bata nandito sa Pilipinas and they are still considered a Filipino citizen. So yeah, nag-file na po ako dito, kaya lang out of jurisdiction na daw po. Pero sabi nila, ang advice sa akin, the law, since the Philippines is under the Hague Convention, they should consider following the United States law, family law, since my children are all United States citizen. Ang gagawin natin, kasi nandito naman sila sa Amerika, sa Pilipinas, ang unang gagawin natin, mag-file ka muna ng petition for custody dito sa Pilipinas. Opo. So, kung wala kang abogado, I can help you. Just get my number. Of course, nakuha mo yung number ko. Tawag ka lang and email. I-forward mo lahat ng mga documents and we will talk later one-on-one. Kasi ngayon kasi, maraming nakarinig. So, we will talk one-on-one. I-prepare niyo muna yung... I need a copy of yung petition mo doon sa America na nakafile. Yung petition mo for custody. Second, yung birth certificate ng mga anak mo. And the family pictures. So, kailangan ko din ng psychological exam mo. So, I will help you. I'll refer you a psychologist na you'll be interviewed by the psychologist. That's one of the requirement para mag-file ng petition for custody dito sa Pilipinas. Oh, sige po. Okay, sige, thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Parang dumadami yata ang na gustong mag-join. Okay? Sino pa? Next? Tongta. You know Tongta? Yes, sir. Oh, yes. Anong problema natin, Mr. Tongta? Sir, attorney, good afternoon po. Sir, kasi nung last year, 2019, nainganyo po akong sumali sa investment loan, sir. Investment loan? What's that investment loan all about? Marami po silang sinasabi about sa casino, junket, magpap. Yung mga ganun po, sir. Maraming ano raw, mga invest, magagawin ting business. Ngayon, marami po kami. Ang karamihan ng naloko is seaman. Pero ako po, is 2019 October, sumali po. Mm-hmm. Ano, October 18. Kano yung pinag-usapan natin na naloko sa'yo? Ano, meron po sa akin silang pinapirma sa akin kontrata pero nilagay nila loan agreement. Tapos loan. So how much pinag-usapan? How 200,000, sir. Then sabi nila 10% kada month tutubo po. Tapos pero nung sumali po ako noong October 18 last year, pagdating po noong October katapusan, wala na po sila. So wala saan ka saan kinipirmahan? Doon, ano, mayroon po silang mga kinukuhang place, kunyari,
internet shop, kunyari, ano po, doon po, iba-iba po eh. So, ang total, magkano total na pinag-usapan dito? 200,000 po, sir. 200,000 ang... Opo. Tapos, sir, ang nangyari po is, ano, umano po ako sa NBI, humingi po akong tulong. Okay. Then, ang sabi po nila is, ang may habol daw po ako sa taong nakapirma sa kontrata ko po. Hindi, ang gagawin natin, yung contract na yan, loan ang pinag-uusapan. Tapos, ang I need to see yung anong details ng loan agreement ninyo. Kasi kung loan lang yung front, but technically, it's an investment na wala naman silang license to offer investment sa public. That is technically a large-scale syndicated staffa. Opo, so, sir. Gagawin natin kung anong nakalagay doon. Marami pa kayong biktima dito? Marami po, sir. Karamihan, seaman. Pero ako po yung hindi po ako seaman kasi kusinero lang po ako kaya lang naingganyo po akong sumali dito dahil sa kaibigan ko po na seaman. Oh. Ah, so okay. Pero nowhere to be found na po yung presidente, yung CEO, sir eh. Oh. So, pero ang sabi lang po sa akin sa NBI, ang pwede ko daw pong habulin is yung pumirma ng kontrata ko. Hindi, ang unang gagawin natin, I need to see the loan agreement. Kasi yung loan agreement mo, actually, front lang yun. Apo, sir. Actually, yung offer sa inyo, hindi yun loan agreement, but it is actually an investment po yan. But apo, sir. Investment kasi yung pinag-uusapan, then wala namang license from the SEC to offer apo. Investment. Take wala, sir. That is a syndicated staffa. Pag syndicated staffa kasi yan, that is, yung mga iba, i-mute muna natin yung iba, ha? Para at least ma... Yung iba, i-mute lang natin para sige pa, one at a time yung usapan. Kasi maintindihan, kasi maraming... Okay, okay. Clear. Okay pa. Na tayo? So, in. Ang nangyari yung kuan yung mag-file tayo ng syndicated staff ha. Okay, syndicated staff ha. Make sure lang na marami ang nag-offer sa inyo or it is an organization or an association ang nag-offer sa inyo, hindi lang isang tao. Kung hindi, I need to know, kailangan ka mag-produce ng evidence na at least 5 person ang nag-offer sa inyo. And second, it is an organization or an association ang nag-offer sa inyo ng isang investment. That investment is actually an investment scam. And kung mahuli natin sila, that is actually a non-bailable offense. Apo, lifetime imprisonment po yan. Pero kailangan na hindi lang ikaw magreklamo, kailangan marami kayong magreklamo. At the same time, kailangan i-prove natin na marami sila, isang organization, isang association, isang company sila, ang tinatawag nag-file o nag-offer ng investment sa inyo. Okay? Apo. Ang nangyari kasi, attorney, ang nangyari po is nakapag gumawa po ako ng complaint affidavit, sir. Okay. Then, kaya lang po, inabot po kami ng lockdown. Ako lang, ang nag-aasikaso lang po kasi, attorney, ako lang po eh. So, yung complaint affidavit, na-file nyo na sa anti-fraud division? Opo, sir. Bali, sa NCR ang umawak po sa akin sa NBI. Then, kaya lang po inabot ng lockdown kaya wala na po eh, pero ang inahabol ko po is yung napumirma daw po sa kontrata ko, sir eh. O yun nga, ang gagawin natin, mag-file muna tayo ng tinatawag na complaint affidavit, i-file yun sa NBI kasi ang trabaho ng NBI is to investigate okay kung may basihan ba talaga na mag-file ng kaso sa court or sa fiscal's office, then the fiscal will be the one to file the case to the court. But kailangan muna natin ng mga evidence. Sabi ko na, dapat may evidence ka na at least 5 person ang nag-offer sa'yo or isang organization and nag-offer sa'yo ng isang investment. Hindi isang loan, but technically an investment. Okay? Apa. Okay, thank you. Apa, thank you po, Attorney Mark. God bless. God bless. Bye-bye. Sumangat ka. Hello? Sino naman kausap ko natin? Oh, si Ruth Abiliar? Tama? Ruth Abiliar? Apo. Yes po. Yes. Mr. Ruth Abiliar, anong problema natin? Attorney, ako po yung mama ni Ruth Abiliar. May tatanaw lang po ako sa ato. Oh, sige. Anong problema natin? Ay,
ngayon po kasi may lupa po kasi kami na yung akin po is 400 megit square meter. Tapos okay. Yung po sa nanay ko is tali dalawang, parang dalawa po hektaryang mahigit. Ngayon po, nung namatay po ang aking ama, eh, parang lumaki po, masyadong malaki po ang aming nagastos. Tapos po, may utang pa po kami sa ospital, namatay po yung aking ama. Okay. Kataon po na wala po kaming pera. Kaya po yung ilabas po namin ang aking ama, eh, parang merong promissory note po kami iniwan doon sa ospital. Para, oh, sa ospital, tapos? Opo, para po mailabas yung pake ng aking ama noon. So walang-wala nga po kami kapera-pera noon. Ngayon po, yung aking kapatid na panganay ay parang wala siyang maiisip na paraan para yung matugunan po yung aming mga pangailan. Naghanap po siya ng buyer doon sa lupa ng nanay ko. Okay. Ngayon po, nagkita po siya ng isang parang ano po, bibili po. Ngayon po, ang kasunduan doon ay habang nakaburo lang aking ama, ay bibigyan muna siya ng kalahati. Do sa presyo po ng lupa, bali po ang lupa noong mga panahon yun after 11 okay, years okay. Po eh. Ang tanong dito, po. Lupa ang nagbenta kayo na nagbenta lupa kayo ng lupa, tama? Opo. Opo. So, pag nagbenta kayo ng lupa, may pinirmahan pa kayong document, yung tinatawag na deed of absolute sale, conditional sale, contract to sell, may ganun ba? Opo. Opo, attorney, ang natatandaan ko po kasi noon, parang kami po pinapirma, lahat po kami magkakapatid, parang natatandaan ko po nung pinapirma po kami, lahat may mga pinapirma. Kasi po yung lupa naman po yun, attorney, ay hindi naman po yun, parang yung po ano, yung tawag dito, yung ini-award po sa mga tao na napili po namin. Adi, ang tanong dyan, yung lupa na yan, may titulo ba yung lupa na yan? Opo, may titulo po. Oh, tapos awarded sa asawa mo, tama? Hindi po sa yun po yung award dito sa mga nakatira doon sa lugar namin. Tapos ang nangyari naman po, binenta po sa aking ama. Okay. Oh, tapos po nung opo. Edi sa mga tuwid na benta, nalipat na yung titulo sa pangalan ng ama mo. Hindi pa po, hindi pa po. Doon okay. Pa rin po sa binilhan. Hmm. Tapos edi ang nangyari doon po edi parang kami po wala mga wala sa mga huwisyo para wala naman po kami mga alam ng mga panahong yun. Nakaburol po aking ama, kailangan namin ng pera para nagkasundo po kami na bibigyan kami ng kalahati doon sa halaga ng lupa. Bali ang nangyari doon po nung unang panahon po is parang 11 years na po nakalipas eh. Binenta mo yung lupa sa tatay mo na hindi pa nalipat ang pangalan. Tama? Yung pong nabili ng aking ama lupa, ilang tao po yun, ilang titulo po. Tatlo po yung tao na nabili ng aking ama na hindi pa po naiilipat sa aking ama. Okay. Ang pangalan. Kasi po yung mga, ano po yun, mahirap po kasing ilipat pa nung ilipat sa pangalan ng bumili eh. Dahil po yun eh, parang may utang pa po sa land bank. Hindi talaga pwede malipat yan kasi hindi pa malinis yung titulo. May utang pa. Paano natin ma... Kaya nga, ang tanong ko po doon, attorney. What's your question? Apo, parang kami po ay binayadan ng kalahating, yung kalahati po ng amount. Binayadan po kahing ina ng amount na kalahati doon sa napagkasunduan. Okay, tapos? Saan ang problema? Ang problema po noon, ay sabi po nila, nakuha po nila yung lahat, pati po titulo. Sabi po nila, ay ililipat muna sa pangalan bago po, bayaran. Yung natitira po. Naka-perma ba kayo ng deed of absolute sale? Ako po eh, parang may, ang alam ko po, may mga pinirmahan kami eh. Gusto natin malaman, anong pinirmahan nyo? Pangalawa, may tinatawag bang pinirmahan kayong magkakapatid kasama yung nanay mo ng extrajudicial settlement of the property? Parang siguro po eh. Basta, hindi natin pwede masagot yan kung hindi ka sigurado sa mga tinatanong natin. Kaya okay, nga. So kunin niyo muna yung mga documents. Pagkatapos, tawag ka uli, ha? Kasi dami nakapila. Okay, thank you. Bye-bye. Sige po. Okay, sino ang sasunod? Oh, yeah, si Paki Antonio Tapia. Huwag mong i-mute. Hindi kita marinig. Antonio Tapia. Oh, yeah. Okay na. Yes. May new location, Antonio. Sa General Trias, attorney. Ah, Cavite. Opo, yes. Oh, anong problema natin? Regarding sa lupa ng biyanan ko, attorney, actually,
Na-submit na namin sa LRA itong okay. mga dokumento. O tapos? Ngayon itong mga dokumento may dito sa Memorandum of Encumbrances nagkuhan po kami ng adverse claim. Okay, tapos para i-kuhan po namin i-rehistro po namin sa LRA itong lupa ng binan ko. Okay. Ngayon po ang tanong ko po attorney ano pa ba yung mga kailangan dokumento kasi ang hiningi pa sa amin ng kuhan ng LRA sa Makati City po to sa itong lupa na to. So yung yung titulo na yan bago sa nanganay mo kanino yon? Who is the owner of the property under the name? Anong name ng property na yan? Bale ang name po ng property na to is si Mr. Dolore Salazar. Tapos si nabili na po. Tapos may deed of sale na sila? May deed of sale po pero medyo malabo po na 40 years kasi itong dokumento na to, attorney. Kasi yung deed of sale na malipat na ba, what I mean, na registered na ba yung deed of sale para malipat na sa bienan mo yung property? Hindi pa po, attorney. Yun na yung aming problema ngayon. Gusto naming ilipat. So, although yung lupa na yun, nasa po sa namin. Kasi kung gumagawa kayo ng deed of sale, tapos hindi pa nalipat, may malaking penalty yan sa BIR. Kasi may mga taxes kasi opo, papayaran opo. Yan. Yung transfer tax, may capital gain tax, tapos may penalty kasi bakit hindi niyo ni-registered yung bentahan ng ilang buwan o ilang taon. So, yung original owner, buhay pa ba yung original owner? Patay na po, attorney. Patay na. So, yung unang gagawin niyo, yung di ba, may deed of sale na kayo, ipa-assess nyo muna sa BIR magkano ang babayaran buhis, lalo na yung capital gain tax, transfer tax, mga ganun. Then, lalo na patay na, baka magbayad kayo ng estate tax niyan. So, first step na gagawin nyo is ipa-photocopy nyo muna yung mga deed of sale, tataguan nyo yung mga deed of sale, tataguan nyo. Tapos, pupunta kayo sa pinakamalapit na BIR, then ipa-assess nyo muna kung magkano ang gagastusin nyo para malipat yung property papunta sa binan nyo. Okay? Kahit wala pang kuan ito, attorney? Kahit wala pang notaryo? Ay, ipanotaryo muna. Ipanotaryo. Problema, patay na may-ari, yun ang problema. Oh, so, ang practice kasi, pag patay, hindi yan malipat, kasi yung deed of sale, kailangan na mag-notaryo yun habang buhay pa. I don't know kung may abogado mag-notaryo na isang deed of sale. Of course, may practice dyan na ilagay ang ibang date nung panahon na buhay pa. Pero yung deed of sale na hindi notaryado, mga problema po kayo dyan. Kailangan muna ipanotaryo nyo muna yan on the date na buhay yung nagbenta. Kasi hindi nyo pwede inotaryo today yan kasi patay na. So next pero step ang deed of ano? Attorney, ito kasing sale na to, ang pumirma yung mga heirs na niya. Kung mga heirs na, ipa-assess nyo muna. O pwede ipanotaryo nyo muna yan, yung inheritance, yung deed of sale, okay? Pagkatapos, ipa-assess nyo muna okay. kung nagbayad na ba sila ng estate tax. Papunta yung may-ari, papunta sa yung mga heirs niya, kung nagbayad ba siya ng inheritance tax. Okay, yung estate tax ang tawag doon. Yung mga heirs. Oh, yes. Kasi bago malipat sa inyo yan, may estate tax na babayaran. That's why pupunta kayo sa hindi po BIR. Pupunta kayo sa BIR para i-assess nyo muna kung magkano ang babayaran buhis bago malipat yan sa binan ninyo. Okay, thank you. Bye-bye. Paano po, attorney? Oy, ano pa? Marami na kapila. Pasensya na ha? Okay, thank you. Bye-bye. Sir, ako po. Yes, Ruth Barcena. May know your location, Miss Ruth? Imus Cavite po. Oh, Imus Cavite din. O, anong problema natin? Opo. May tatanong lang po ako, sir. Bali yes. kasi, nang babae po kasi yung asawa ko, pero sa ibang bansa. Okay. And then, nagkaroon po sila ng anak. Tapos okay. ngayon ay hinihiwalayan po ako ng asawa ko kasi wala naman daw po kaming anak.
Okay. Ganun. So, sabihin mo pa yung story ng buhay mo. So, anong problema? Nandito na po ngayon yung lalaki and then yung babae po nasa ibang bansa. Okay. Ngayon po, gusto ko po sanang, pwede po bang kasuhan yung babae ng psychological abuse, sir? Okay. So, ibig sabihin, gusto mo idemanda yung kalaguyo ng asawa mo? Opo, silang dalawa po. Saan sila ngayon? Ano po eh, yung babae po nasa Saudi ngayon and then yung lalaki po nandito na po sa Pinas. Kung mag-file ka ng kaso ng psychological abuse, yes, pwede ngayon, pwede ka mag-file kasi nasa Pilipinas na. Then, yung dalawa, pwede ka mag-file ng kaso ng psychological abuse sa asawa mo. Problema, yung kanyang babae. Kalaguyo, may problema tayo sa jurisdiction. Opo, bakit? Kasi nasa ibang bansa. Kasi yung alleged crime na ginagawa niya, hindi naman niya ginagawa sa Pilipinas, ginagawa niya sa Saudi Arabia o sa ibang bansa. So, baka ma-dismiss yung kaso ng kalaguyo. But with respect sa asawa mo, kasi nandiyan sa Pilipinas yan ngayon, nandito sa Pilipinas ngayon, pwede mo ma-demanda ang asawa mo. Pwede mo i-demanda din yung kalaguyo, but I doubt, may duda ako na matuluyan siya sa kaso kasi nga, pwedeng ma-dismiss yun on the ground na ang Pilipinas walang jurisdiction sa kanya kasi in the very first place, wala naman siya sa Pilipinas. Pero paano po, sir, pagka halimbawa umuwi yung babae, nagsama sila sa Pilipinas? Ah, pwede yan. In that case, pwede na. Pwede ka kung magsama sila bilang mag-asawa, pwede mo i-demanda ng concubinage. Mm-hmm. Then, pwede mo i-demanda ng 9262, psychological abuse, emotional abuse, silang dalawa. Okay. Pwede mo i-demanda basta dito sa Pilipinas. Okay? At sir, may tanong pa po akong isa. Konti na lang po. Isa. Yung ano po, halimbawa po, pinakulong ko na po yung asawa ko. And tapos? Then po, ng psychological abuse. And then, lumabas na po siya after 12 years. Okay. Ngayon po, ay ako, halimbawa, magpapa-anal po ako. Yung kung mag-a-apply po ako for annulment. Okay. So, ngayon po, di nakulong na po siya. Nakalabas na siya. Papapirmahan ko po sa kanya yung annulment na yon. Pipirma po ba siya? May karapatan po ba siya? Yung mga pirma-pirma, nandyan lang yan sa telenovela, yung mga Korean telenovela. Alam mo yung Korean telenovela? Opo. Oh, yung mga ganyang usapan, sa Korean telenovela lang yung mga pirmahan about sa hiwalayan. Aha. Sa Pilipinas, walang pirmahan sa hiwalayan. Yung sa annulment po? Annulment, then bawal na ang sabuatan eh. Kung malaman ng court na nagsabuatan kayo, na maghiwalay kayo, i-dismiss yan sa court. Yung hiwalayan dapat based on evidence. Okay? Mm-hmm. Based on evidence, lalo na yung based on psychological incapacity of the parties. Mm-hmm. Hindi yan based sa kasunduan ninyong dalawa. Okay? So yung pirmahan, hindi pwede yan sa annulment sa Pilipinas. In fact, pag malaman sa korte na nagpirmahan kayo, nagkasundo kayo na maghiwalay kayo, ma-dismiss or ma-deny yung annulment niyo. Okay? Sir, hindi po ba valid yung infidelity na ginawa niya sa akin? Para yung pwede maging grounds yan, but please don't forget na bawal yung sabuatan. Hindi pwede kayo magpirmahan. Bawal yan. And possible ma-dismiss ang kaso dahil nagsabuatan kayo. That's one of the grounds na ma-dismiss ang kaso kasi nagsabuatan kayo. Okay? Thank you. Bye-bye. Thank you po. Next. Sinusunod. Rosalind Reyes Garovillas. Oh, yes, Ms. Rosalind. May know your location? May know your location, Ms. Rosalind? Ano po? Taga-Samo kayo? Meron po. Ano? May I know your location, Ms. Rosalind? Sa Morong Rizal. Morong Rizal. Anong problema po natin, Ms. Rosalind? Ang problema ko po, sir, ay tungkol po sa sanlaan ng lupa po. Noong 2012 po kasi, nagsanla po ng aming titulo. Ngayon po, yung same time po, yung sanlaan ng titulo ay sanlaan po ang ATM po. Sinangla mo yung lupa mo, sinangla mo pa yung ATM mo, tama? Po, nag-effect po kasi talaga. Ano? Inubos.
Pinubok na po yung title, pinulipid po. Noong okay. 2014 po. Pero tuyos po naman, mabayaran ko. Okay, tapos? Kahit po pulipid na po ako sa titulo, hindi po na isa uro ng inutangan ko yung aking title. Ayan, ano? Po niya, na-shoulder ATM yung utang ko sa ano sa titulo. Yung pong utang ko sa titulo, yung pong ATM ko may balance pa ako. Ginawa okay. po niya na ilagay sa titulo yung utang ko. Hindi po niya binalik. Okay, so anong problema? Anong problema natin? Ay bayad na po ako sa titulo. Pwede po ba akong magpagawa ulit ng bagong title, sir? Di, kunin mo yung titulo. Mayroon naman po akong receipt. Kunin mo yung titulo sa kanya. Fully paid na po ako. Binalik pa niya yung titulo sa'yo, hindi? Ayaw nga po, sir, hanggat di po ako bayad sa ATM. Ay, so ang gagawin mo, mag-file ka ng specific performance sa court yan to compel him or her to return the title to you. Okay, on the ground na fully paid ka na. So, kung ayaw niya ibalik ang titulo, mag-file ka muna ng specific performance na kaso. Ang ibig sabihin ng specific performance na kaso, ang ibig sabihin doon is you are requiring the court or you are requesting the court not to dismiss to issue an order compelling you to return the money. Not to return the title. Okay? Pwede po ba, sir, na magpanibagong title po? Ilo-loss ano? Title? Hindi pwede mag-loss kasi hindi, ang title hindi naman nawala. Loss title, pag wala ang title. Habang titulo nandyan, hindi ka pwede mag-file ng reconstitution of title kasi ang reconstitution, pag nawala ang titulo. In this case, hindi naman nawala. So, i-file mo is specific performance. Okay? Ay, halimbawa po, sir, may pinirmahan po ang renewal po noong ano sa ATM. Iba yung ATM, iba yung ATM, iba yung sa titulo. So, ang file mo na kaso nga, as I said, specific performance. Kasi iba yung utang mo sa lupa na ginaranti ng lupa, iba yung utang mo sa ATM. So, dapat isoli yung titulo ng lupa. Kung hindi isoli yun, mag-file ka ng specific performance with damages. Okay, thank you. Bye-bye. Okay, parang wala na. Hello, good evening. So, sino ba ang interesado? Mayroon pa ba? Sir Mark, meron yes. pa po, attorney. Oh, sino? Isa lang, isa muna. Oh, sige po, siya po muna. Oh, si Mai muna, Mai, kasi siya nakapila. Mai? Okay. Hi po, attorney. Good afternoon po dyan sa Pilipinas. Yes, nandito po ako sa Kuwait. Nandito po ako ngayon sa Kuwait. Oh, yes. Anong problema natin? Attorney, mayroon po sana ako ng advice. Okay. Regarding po dun sa, nagkaroon po kasi ako ng ex-fiancé po. Nagsama po kami sa Bahrain since 2008 till 2018 po sa Pilipinas. Okay. 2008 okay. po, till 2015 po, nagsama kami sa Bahrain. Tapos po, inano niya po ako ng life-changing decision between he or my career. So, dahil po sa mahal ko naman siya at sabi niya naman isa, gagawin niyang lahat para mapatawad ko siya. Okay. So, yun po. Dahil mahal ko naman po siya, pinili ko po siya. Okay. Tapos? Po, meron po akong loan sa banko, sa Bahrain. So, since sabi niya, talagang gusto niya akong umuwi, pera lang yan, sabi niya, binayaran niya po yung loan ko okay. sa Bahrain. Which is the price was $5,000. Okay. Pero po ngayon sinasabi niya nag-file po siya ng 7,000 yung nakasulat sa case na inano niya. So libel na po 'yun. So tapos file ka ng kaso? Dinimanda ka? Di po. Opo, dinimanda niya po ako ngayon ng ano ng lawsuit po. Saan? Sa Pilipinas po. Sa Pilipinas. Saan ka pending? Saan? Well, sa Quezon City po ata. Anong kaso mo? Ang gusto niya po kasing mangyari, sir, yung mga ginastos niya sa akin sa Pilipinas na yung binayaran niya nga daw po yung ano ko yung utang ko sa Bahrain, which is kusa niya pong ginawa yun dahil okay. gusto niya nga po tanggapin ko uli siya at ako daw po yung mahal niya at hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Oh, so
umuwi po ako ng Pilipinas, tapos po, so sabi ko, wala akong trabaho, so paano? Sabi niya, ako ang bahala, lahat-lahat. So, okay. Siya po yung sumagot lahat sa akin mula 2016 hanggang 2018. Dabi pa nakapila. Oh, direct to the point. Okay, sir. Ngayon po, yung bahay ko po na na-purchase ko noong 2012, pag-uwi ko noong 2016 po, siya yung nag-monthly ng amortization. Tapos po, kusang loob din niya po na pina-renovate yung bahay ko. Okay, then? Tapos po, yung... Dahil po sa kailangan ng transportation sa Pilipinas, pag umuwi siya po, so ngayon, nirigaluhan niya po ako ng kotse. Okay, oh, mayaman pala yung boyfriend niya. Mo. Opo, retired US Navy po kasi. Oh, tapos? Tapos po, hindi ko po inaasahan, bigla pong may dumating na package po na yung Sony Bravia na 65 inches, tsaka yung Bose speaker po na gamit niya dati sa Bahrain, gamit namin sa Bahrain. Okay. Tapos po, by 2018 po, January 21 po, kasi na-transfer po siya sa Guam po, sir, no 2015. So ngayon po, pagdating po ng 2018 po, bumalik po siya ng Bahrain, January 21. Okay. Tapos, March po, pinakuha niya pa po ako ng sasakyan na another okay, basta, okay, direct to the point. Daming binigay siya ng boyfriend mo. O, tapos, next? Tapos po, ngayon po, na-find out ko, nagloko siya. May another girl po siya. Okay. February 14, in a relation na po siya sa iba. Okay. Nung naimbestigahan ko po. Tapos ngayon po, lahat po ng binigay niya sa akin ng kusa at ginastos niya po sa akin, gusto niya pong bawiin sa akin at hinaharas niya po ako na nagsisend po siya ng demand letter sa akin na isoli ko daw po yung mga binigay niya dahil po sa kanya daw po yun. Pera daw niya po yung mga ginastos doon. Tapos po, nag-file po siya ng lawsuit po dahil ayoko po yung isoli yung mga property kasi... Libel na lang kaso. Libel. Opo. Tapos, bakit libel? Ano bang ginawa mo? Bakit libel ang kaso mo? Ay, hindi po. Bali, gusto ko po siyang anuhan ng libel kasi po, nagsisinungaling po siya na ang inutang ko, ang binigay niya, 5,000 pero ang binigay niya, ay ang sinulat niya is 7,000 dun sa file. Tapos po, ang binigay naman talaga niya is 5,000 lang. At wala naman po akong kasulatan na nagbigay po siya sa akin ng pera. Wala okay. Po siyang letter na gano'n. Yung libel, hindi pwede mag-file ang kaso kasi nag-aaway ka ng boyfriend mo, libel agad. Yung libel kasi na kaso, kailangan nakapublish. Okay? Opo. Well, that's one of the requirement. Nakapublish yan. Ang purpose niya is siraan ka. Example, nakapublish sa newspaper, sa TV, sa radio, or even sa social media. Nakapublish yun. So, anong klaseng publication yun? Kung nag-away-away lang kayo dyan, possible yan. Baka freedom of expression ang ginagamit niya or nakapublish yan. Kung ang purpose niya, pahiyain ka, pwedeng libelous yan. So, so yung away ninyo mag-boyfriend or mag-suta, hindi yan based for the libel suit. Ang libel suit kailangan na may intention, malicious intention, na siraan yung pangalan mo. And nakapost yun sa mga social media. Pag cyber libel. Kasi nga po, ang inaano ko po ngayon sir is na nagiging ano po ako, gusto ko po siyang kasuhan din ng Article 9262. Kasi po. Kasi pwede yan. Kasi you are girlfriend. You are a... Yes kailangan, po, for 10 years po. Okay, kailangan natin ng proof that you are a girlfriend. That's one of the requirements sa RA 9262. Ibig sabihin na... Meron po kami sir lahat ng conversation. Oh, basta kailangan natin na kailangan pero natin proof na may ang tanong ko lang sir, may karapatan po ba siya na kunin lahat ng binigay niya ng kusa? Hindi na 'yon. Yung binigay gift 'yun eh. Da, pag donation 'yan. Okay. Kaya lang po kasi pag donation meron, kasi pag donation siyang mga resibo, yung parang yung remittance po niya, lahat nandoon po. Yung mga pinadala niya pong pera sa pagpaparinibate ng bahay ko. O yun, at yun ang tinatawag na donation. Okay? Pag donation kasi ang pinag-uusapan dito, example, binigyan ka ng TV, binigyan ka ng certain money for the renovation ng isang bahay, donation yun. Okay. Lalo na may relasyon kayo, ibig sabihin na transfer na yung ownership ng binigay niya. Tsaka, papunta sa iyo.
lahat po ng property, sir, it's under my name. Kahit po yung mga sasakyan, it's all under my name po. Tapos ngayon po, ako na po yung nagbabayad nung hiniwalayan niya po ako. Pero ang inapalabas niya po na lahat ng sasakyan sa kanya kasi siya po ang nag-down payment. At ilang buwan po siya nagbayad. Mag-file siya ng collection suit laban sa iyo. Then, of course, right niya yan na i-collecta yan sa iyo. Karapatan niya yan. But may karapatan ka din na sabihin na yung ownership ng mga properties na yan nalipat na sa iyo. So, hayaan mo siya kung anong gagawin niya. Let him file a case against you. And nagpwenda anyway, daw nga po siya, sir. Eh, tapos nandito po ako sa abroad. Na o, di, ang gagawin mo, kunin mo muna yung mga documents na yan kung naka-file mo ng kaso. Tapos ipa-email mo sa akin. Then tawag ka sa number na binigay ko para ma-email yan sa akin para mabasa ko yung mga lahat ng mga records, ha? Yung mga documents. Ah, sige po, okay, sir. Marami you. Pong salamat, sir. God bless po. Okay, hello. Sino sa sunod? Ang ako, sir. Good evening po. Oh, sino? Si Armas. Armas by Grace, tama? Apo, Grace Armas po. Tagamitin lupa po ako. Oh, ano problema natin, Mr. Armas? Ganito po kasi yun, sir. Meron akong property na nakuha sa Cavite. Tapos, okay, maliit lang naman siya. Pinaupahan ko po siya. Okay. And then, dahil po malayo ako, malayo siya sa trabaho ko, ang ginawa ko, nangupahan din po ako sa munting lupa. Okay. So, to make the story short, itong nagkaroon po tayo ng pandemic. Before pandemic, si nagre-rent sa bahay is laging nadidelay. So, hanggang sa delay siya ng 2 months noon, kaya lang nagkaroon ng pandemic. So, hindi po na siya nakapagbayad ng February hanggang ngayon. Okay. Tapos po, syempre, ako hinulugan ko po yun sa pag-ibig. Sabi ko sa kanya, ako sir, updated ako. Nagre-renta ako, pero updated ang payment ko. Ngayon, kung ma-foreclose yung property ko, dahil hindi ka nakakapagbayad, baka pwedeng gamitin ko na lang yung property ko. Instead na magbabayad ako ng renta, uuwi na lang po ako ng Cavite. Nagre-refuse po siyang umalis kasi nga po dahil nga dinadahilan niya hindi pwedeng mag... Naiintindihan ko naman po yun. Kaya lang kung ma-foreclose naman yung property ko tapos ako naman, nagre-renta ako, ay better na doon na lang ako magbayad sa pag-ibig kesa mag-renta. Oh, sige, okay, okay. Ito, anong problema? Anong problema? So, ayaw niya na pong bayaran. Okay, mag-file ka ng demand letter to pay and vacate. Ganun lang yan. So, pupunta ka muna sa barangay, sa properties mo, then mag-settle muna kayo doon sa barangay, okay? Then, kung hindi kayo makapag-settle, the barangay will issue a certificate to file action. Then, that's the time that mag-file ka ng ejectment case laban sa kanya with damages. Ah, okay, thank you. Bye-bye. Vanessa Agsalun. Ano yes, problema Miss Vanessa? Magka-anak po ako ng pagkadalaga po. Pakila ka sa beses, hindi kita marinig, ano? Magka-anak po ako ng pagkadalaga. Ano, magpa-anak, ano? Nagka-anak po ako ng pagkadalaga. Nagka-anak, okay. Nagka-anak sa pagkadalaga, tapos? Eh, hindi naman po kami kasal noon. Naghiwalay na po kami. Kasi may asawa na po ako ngayon. Okay. Eh, gusto ko po sanang naiapilido ko po siya dun sa tatay niya. Tapos gusto ko po sanang... So yung tatay, in-acknowledge ba niya yung anak mo? Na-ano po niya, napirmahan po niya yung na-ano, opo. Yung birth certificate? Opo. Kung pinirmahan niya yung birth certificate, normally, sa bagong batas ngayon, pwede nang gamitin yung apelido ng tatay, lalo na pinag-acknowledge niya. Eh, ganyan po, nag-asawa pa ako. Gusto ko po sana ang gamitin na lang po ng anak ko ay yung apelido na napakasawa ko po. Kahit hindi siya tatay? Opo, opo. Normally, hindi pwede yan, okay? Normally, kasi... iba yung pagiging yung tatay kasi, hindi pwede mapalitan ang tatay. Pwede ka magpalit ng asawa. Magpalit ng husband, magpalit ng wife, asawa, pwede mo palitan yan. But hindi pwede palitan ng anak. Oh, repeat ha? Hindi mo pwede palitan ng anak mo. Kadugo mo yun eh. Same also. Hindi, makinig ka lang muna. So, ibig sabihin,
hindi mo pwedeng ipangalan yung anak mo sa ibang lalaki. Kasi yung pagiging tatay, kaya pa tanayan bilang isang tatay. Except, may exception. Pwedeng i-adopt mo at sa kayong bago mong asawa ang anak mo. Adoption ang remedyo dyan. Hindi pwedeng ipangalan lang. Hindi pwedeng ganun. At kailangan pumapayag. Kailangan pumapayag. Okay, pumapayag yung asawa o yung tatay ng bata. Okay? At ang tatanong ko lang po sana kung okay. Hey, thank you. Hey, thank you. Bye-bye. Salamat po. I think wala na, wala na. Sino pa ang susunod? Loli. Loli. Hello po. Good afternoon po. Okay, location please, Miss Loli. Kapalit, Pampanga po. Pampanga? Saan sa Pampanga? Kapalit po. Kapalit. Oh, yes. Anong problema? Yes po. Breeder po kasi kami ng aso. Ngayon po, meron po kami naging aso. Breeder kayo ng? Aso po. Aso? Ano yung aso? Mga dogs po. Oh, tapos? Breeder, tapos breeder. Yes po. Meron po kami naging client. Client sale po sila. May binili po silang tatlong aso. Tapos po, meron po silang, upon turnover po, meron po silang pinapirma sa amin na agreement na sa ano po sa loob po ng 5 araw kapag po may nangyari nagkasakit yung aso, refund po. So pumirma naman po kami dahil confident po kami na healthy po yung mga puppies. Tapos po after 7 days po, tumawag po sila, ang sabi po nagkasakit daw po yung aso. Ngayon gusto po nila i-refund yung isa daw po na benta na. Tapos yung isa po medyo ano na alanganin na po. Sabi ko po yung agreement namin at napirmado po namin. Sabi po, null and void na daw po. Kaya so, i-demanda po kami, ganyan-ganyan. Tapos, ang sabi po namin, paano naman po yung naging agreement namin? Ang pinipilit po nung attorney na kamag-anak po nila, wala na daw pong visa yon kasi po, nagsinungaling daw po kami. Eh, hindi naman po kami nagsinungaling kasi po, healthy po talaga yung puppies nung binigay po namin. Sabihin mo sa kanila, may tinatawag tayong regularity of a contract. Okay, there is such thing as regularity of the contract. Kung sa tingin nila na hindi sila satisfied sa ginagawa ninyong duties under the contract, mag-file sila ng kaso. Hindi pwedeng harassin kanila. Okay? Kasi nakalagay naman sa contract. O sige, kung hindi sila naniniwala na good faith kayo na kinukomply ninyo yung obligasyon ninyo sa contract, so let them file a case. Mag-file na lang sila ng kaso, then doon yung pagkasunduan sa korte or at least doon sa barangay. Pakipag-settle muna kayo sa barangay, kung kaya niyo i-settle sa barangay. Kung hindi talaga kaya, you have no other option na mag-file na sana ng kaso. Anyway, you also have the right to defend yourself. Yes po. Ang sabi okay? po kasi nila, nagpadala na daw po sila ng demand letter. Sabi po namin, hindi. Oh, requirement po yan. Requirement po yung demand letter na yan. After the demand letter, next step na gagawin after the demand letter is to file, pupunta muna sa barangay para settlement. Kung kaya ma-settle. Kung kaya ang settlement. Hindi na daw po idadaan sa barangay, sa korte na daw po. Oh, hindi, wala problema. Di mag-file sa lang kaso sa barangay, sa korte, then you have the right to defend yourself. Hindi naman pwede na i-stop natin sila to file a case kasi right naman nila to file a case. Mag-file sa lang kaso. Kung ayaw talaga nilang makipag-ayos sa'yo, then ikaw naman, may karapatan ka din na to defend yourself. Don't worry about that, ha? Basta po pagdating po ng demand letter, pubra po kami pumunta sa barangay po namin, gano'n. Hindi, pwede. Sila kasi ang complainant eh. So sila dapat mag-file ang kaso sa barangay. Ang trabaho mo, depends lang ka lang. You are the respondent. Mag-defense ka lang sa sarili mo. Yun lang ang gagawin mo. Kung may natanggap ka demand letter, better call me. Tawagan mo yung number na binigay ko sa'yo, then mas maganda magkita tayo in person or let's talk one-on-one sa Zoom. Tingnan natin kung anong dapat natin gawin, ha? Ah, sige po. Thank you po. Bye. Okay, wala na? Pwede na. Meron pa po. Oh, sino ba? I'm tired na. Sino pa dyan? Ben! Oh, sino dyan? Sir Mark. Basolo JJ? Hello, Tony. Oh, yes. Basolo. Oh, anong sa atin? Miss Basolo JJ. Basolo. Abasola. Oh, yes, Abasola. Taga saan mo kayo, Abasola? Ako, sir, taga Cavite. Oh, anong problema? Ano, sir, magtatanong lang ako kasi gusto kong mag-file ng annulment. Magtatanong lang ako ng kung mag-file yung process. Okay, annulment. Ilang taon na kayong hiwalay sa asawa mo?
ano na po? 10. 10 years. Kung mag-file ka ng annulment, yung asawa mo, papayag ba yun? Or wala siyang pakialam sa'yo? Family na rin po si Atty, meron na rin siyang anak at asawa. As answer my question, kung mag-file tayo ng annulment, yung asawa mo, wala na bang pakialam sa'yo? Or hanapan ka niya ng butas? No, wala na siyang pakialam ka. May anak kayo? May anak kayo? Meron po. Dalawa. Dalawa? Ilang taon? Dalawa. Ilang taon? 25 at 19. Okay, so unang gagawin mo po is to prepare their marriage contract. Saan ba kayo kinasal? Sa Carmona Cavite po. Kunin niyo ang marriage contract mo and SO original, birth certificate ng mga bata, then you prepare your marital history in English or in Tagalog. Sulat mo in English or Tagalog, paano kayo nagkakilala, buhay ninyong mag-asawa, okay, then paano kayo nagkahiwalay in chronological order. Bawal ang defensive. Ibig sabihin, aminin mo na may pagkukulang ka. That is why nagkahiwalay kayo. Huwag mo palaging ituturo ang husband mo. That's why nagkahiwalay kayo. Ikaw mismo, aminin mo. Dahil sa'yo, nagkahiwalay kayo. Dahil sa kanya, nagkahiwalay kayo. Kayo dalawa ang may kasalanan. Okay? Pagkatapos, pag nakompleto mo na lahat ng sinasabi ko, tawag ka sa number na binigay ko. Mag-usap tayo one-on-one sa Zoom or makipag-appointment ka sa akin, then let's talk kung anong remedyo kasi I need to read your marital history para alam ko anong dapat gagawin natin sa kaso mo. Okay? Okay, thank you. Bye-bye. Wala na? Hello, Sir Mark. Ako, pwede ba akong sumingit? Sino ba? Sino ba? Si Galaxy Tab? Galaxy Tab? Yes. Oh, yes. Galaxy Tab. Anong pangalan mo? From US, I have a concern regarding lang dun sa ano, what you call this, sa pinalinis ko na kuko last Saturday. Yeah. Bakit anong problema na kuko mo? Minarder, na-murder nila yung kuko ko. So, na-murder? May buhay ba yan? Hindi kaya mo murder? Ha? Na-murder nila. Na-murder? So, may murder? Hindi ba natin ang murder yung beautician mo? Oh, no. No. Kasi ano, I'm planning to file ano, anong kasing kuko yan? Bakit na minorder yung kuko mo? Hindi kasi nagpalinis ako sa nail spa and then nail spa, then tapos na murder. Di ba na natin ang murder? Yeah. Nasugat siya. Namatay yung kuko mo? Pinatay ang kuko mo? Oo, nasugatan siya ngayon. So I went to my doctor, primary doctor today. Okay. Tapos ang sabi niya is na infection daw. Okay, so kumuha ka na muna ng medical certificate, okay? Hindi pwede sabihin ng doktor mo, kumuha ka ng medical certificate ng doktor mo, then mag-file tayo ng breach of contract with damages against that parlor or spa, okay? Okay. Oh, hindi yan murder. Breach of contract yan with damages, then possible kung may, pwede rin yan slight physical injury kung depende sa infection na nangyari sa kuko mo, kailangan muna ng medical certificate, okay? Aha, uh-huh, okay. Okay, thank you. Bye-bye. Sorry, one more thing. Yes. Paano kung nag-ano sila ng settlement? So usually okay, mamaya na yan, yung settlement mamaya na yan, mag-file muna tayo ng kaso. You prepare first all the evidence. You prepare first all the evidence, ha? Then pag nakumpleto mo na lahat yan, just call the number. Let's talk one-on-one via Zoom or in person. Kompletuhin mo okay muna yung mga evidence na sinasabi ko. Okay? Okay, yes, please. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you, bye. Hindi pala ang kuko mo murder. Okay na. Attorney Mark, ako pa po. Okay lang ba? Sino ka ba? Jen, si Jen Kumpanya po. Jessly Natan? Jessly, me. Oh, yes. Oh. Ano your location? Ay, Singapore. Oh, Singapore. Oh, anong problema natin from Singapore? Ay, hindi po, attorney. Kasi, ano po, ang bago lang po ako dito. So, okay. Ano ko kayo sa Facebook. Concern namatay din ang kuko mo? Ay, no. Ah, oh, hindi. Alam ko, namatay yung kuko mo. Concern ko lang po. Yung ano po, I have a... Nag-message po ako sa messenger niyo, actually. Uh-huh. May nakilala po ako. Yung... friend siya ng ex-husband ko. And then ex-husband mo?
Yes, and the mistress ang husband, sa ex-husband ko po. Okay. So hindi ko siya hindi ko talaga pa siya na meet. Gawa nga seaman po siya. So we have a lot of conversation na po in Messenger. Ang dami niya po alam about sa girl and sa husband ko. So parang na-develop na lang po. So hindi na-develop ka. Opo, attorney. So kasi ang sabi niya, yung pala po, yung ex-girlfriend niya po, alam yung ano niya, alam yung password niya sa Facebook, yung account niya po. Tapos? So one day, gawa nga po, nga mahirap yung signal, nagbabiyahe po sila. Message po ako ng ex-girlfriend niya po, gamit yung account niya. Pero sabi ng guy po, ang 3 years na po daw sila hiwalay, gawa nga nagkaanak po siya sa ibang lalaki. Okay, then? So, yung babae po, tinatakot po ako sa Facebook na ipopost niya po daw yung mga picture at mga conversation namin ng lalaki po. Okay. So, ako po, sabi ko sa kanya, nakiusap ako sa kanya, sa girl po, sabi ko sa kanya, ang... wag magmamadali, sabi ko. Ah, kasi ako, biktima, hindi ko rin alam, sabi ko. Kasi ang sabi ng guy, hiwalay na kayo. At saka ang sabi po ng lalaki, kaya daw pala daw gumagawa ng gulo yung babae kasi gusto niya po humingi ng sustento sa lalaki po. Okay. So ang sabi po direct ng... to the point tayo. So ano na problema? Yung tinatakot niya po kami na magpo-post po siya ng yung conversation namin, ipo-post niya at saka yung mga pictures po. So may threat about publication. Yes. So yes. That is a threat of publication. That is a criminal offense. Opo, attorney. Okay? At saka ano po, hindi niya naman account yon. Account po yun ng ex-boyfriend niya. So ang gagawin natin is... you need an evidence or proof na siya yon. Kasi in the very first place, iba namang account ang ginagamit. Second, yung threat to post is actually a criminal offense. Okay, that is a threat yan. Iba yung threat, iba yung libel sa threat to commit libel. And both are criminal offense. So, kahit hindi niya po account po, kasi account kahit hindi niya account, as long as may evidence ka, na siya yung gumagamit ng account na yon, that is already a criminal offense. Okay. So, kunin mo lang, dapat malaman mo lang kung saan niya ginagawa yon. Okay. Then ikaw mismo, you cannot file a case kasi nandiyan ka sa Singapore. Pagbalik mo sa Pilipinas, pwede ka mag-file ng kaso criminally kasi hindi ka pwede, kasi yung accused allegedly committed a crime here in the Philippines. So, dapat sa Pilipinas ka mag-file ang kaso, hindi dyan sa Singapore. Okay. Okay, thank you. Okay, just message you, attorney, ha? Messenger. Try lang ha, kasi daming tumatawag nag-message sa akin. Okay. Yung thank number you, na yun, tawag ka lang yung number na yun and keep on calling kasi daming tumatawag. I'll promise na sasagutin yan, ha? Sige, okay, just message you. For you in the Skype po. Okay, thank you. Bye-bye. Okay, thank you. God bless. Okay, last na. Wala na ba? Attorney, ako naman po. Please, Jen Kumpanya po. Jen Kumpanya, wala kang picture. Hindi kita makita. Oh. Anong teka problema? Teka lang po. Mahina po kasi video, attorney. Ayun. Mahina po yung data. I know your location, Miss Jen Kumpanya. Taga Davao po ako, pero nasa Dubai po ako ngayon. Oh, Dubai. Bisaya, ikaw, Davao. O, sa may problema, Miss Davao. Yes. Pwede bang mag-Bisaya? Oh, pag-Bisaya, Miss Davao, para maintindihan nila. Malaman nila yung kaya tayo. I can speak Bisaya. Okay? Ah, okay. So, okay po. Actually, sir, two things ni siya. Na ako karon sa Dubai, kauban akong bana, pero pauli siya og Pilipinas, ugma. The main problem is, buntis ko, 6 months, kaso, in between sa pregnancy na ako, on and off ang amuang away tungod something personal reason sa within sa iyang manghod. Okay. So nami problema sa iyang manghod, it's financial issue. So sa kaming duha, murag na at risk na nabutang siya sa at risk ang among relationship, ang among marriage. So parang murag dili mi okay ron, dili siya murag. So dili jud mi okay. Karon sa iyang kalagot, nagbuhi siya og storya na dili siya gusto na ipangalan ay ipapilyado sa iya ang amuang baby, upcoming baby, which is 6 months, and pauli po kong Davao next month. So ang akong pangutana,
pwede ba niya iingon nga maghatag daw siya letter, legal letter na dili niya ipaapelyido iyang apelyido bisan kasalmi? Dili pwede, okay? Under the Civil Code of the Philippines, in relation to the Family Code of the Philippines, klaro kayo ha, very clear. If you are the husband, mandatory, hindi discretion, mandatory ang apelyido ng mga anak will be under you, the husband, because you are presumed to be the father of the child of your wife. You are presumed. Except, may exception yan. Except, pag mapapatunayan niya na hindi siya ang tatay. Mapapatunayan niya yan. Kasi may presumption, presumption na siya ang tatay ng anak, ng bata nang dinadala mo because kasal kayo. May presumption. Okay? So, kung ayaw niyang gamitin apelido, yung apelido na yan is apelido ng ibang lalaki, kailangan may proof siya na hindi siya ang tatay. Kasi may presumption na being a husband, there is a presumption that the father of the child is the husband of the mother under the Civil Code of the Philippines. Last na po ito kasi I think almost 2 hours na ako nagsasalita dito. Apo, sorry. Tomorrow, last. Okay. Po, last na lang po. Yung tapos ang iyahang manggong manghod, kaning si sister niya na nakaalita na ako, is ginapush magud siya, ginabrainwash siya na kay tungod daw nga dugay magug ang kos magud sa mong away is dugay ko nitugan sa ako ang bana nga na ako'y obligasyon nga nahiram sa iyahang manghod. So mauna siya ang amo ang kos sa amo ang away. Okay. Karon ginabrainwash siya ba na basig nangatik na sa imuha dugay siya ni angkon nga naa siya hulam sa kuha, which is a big amount man sa dinuon, pero unti-unti man ako siyang ginabayaran. Nahunong lang kog bayad katong nabuntis ko kay iyaha man ang dili man siya muhatag og anything, di siya muhatag financial anything, wala siya gihatag bisan piso kay siya daw ang nagatapal sa in, parang interest nga ginahatag sa iyang mangho dapat siya daw ang nagabayad. So wala na ko siya gina-force. Karon ang end point is mao na siya nga iha siyang niingon naghatag siya istorya na dili daw iyang manghod ang naghatag og istorya na nabasa lang pud nako, which is dili na directly nagiingon sa kuha. Niingon siya na dili daw iyang brother ang papa sa kong anak. Ako siyang giingnan na wala namang kay karapatan na mag-istorya kay ingon ana kay 100% sure. Sure jud ko kabalo pud na imo isuon nga siya jud ang papa. Asa man asa man pwede ireklamo sa iyaha do. Ang iyang isuon asa man kayo nasa Pilipinas? Naa diha sa Pilipinas. Gikan pud na siya diri sa Dubai last September nag-uli siya. Tapos diri midri naghinahimo tanan ko sa away kung, ang hiraman sa pera diri nahitabo ana. Kung magdaot-daot mangod nay nakidaot para lang mabuwag ang magpamilya. Mm-mm. Pwede ka mo file og kaso sa kanya damages, okay? Opo. Okay, kung example nagpakauaw siya, dahil nakadungog, pwedeng slander o defamation. So depende yan sa story, di man ina tababawan ang complete story sa imong kaso. But naa na siya criminal liability, nasa na siya ay civil liability. So, ikompletuhin mo lang ni mo ang mga ebidensya, mga evidence na sa iyang ipanulti against sa imuha para lang ang purpose niya mag-away mo sa imong bana. Oh, ang uban mang good attorney kay naa sa inbox sa akong bana nga Facebook ba, ginapicturan lang na ako og makita na ako nga mag-istorya sila. Basta na akong doubt. Basta na lang kay mga evidence kasi pwede din mo ma-file siya ng criminal case o civil liability. Okay, bisan pa, okay. Aminado man ko sa akong sala nga na adyo ko'y hulam sa iya ha, pero dauton ka niya, but ang objective talaga niya, magbuwag po sa imong bana, criminal liability, ha? Diha jud ning gawas jud sa iyang baban, ingon jud siya kung unsa daw akong gibuhat nga panira sa iya ha, nga mga plano tungod sa kwarta nga ako nahulam, gubaon jud daw niya ako ang ginabuo na pamilya. Mas maayo kung pamilya man mo, kung kaya ninyo mag-settle, isettle na muna na ninyo. Mangita kang common friends na ma-settle na ninyo. Eh, mga pamilya good mo, bakit mag-away-away mo tuulang sa chismis, di ba? So kung kaya ninyo agreement. Kung kaya ninyo isettle na with your common friend, kung isa na yung mga iksoon niya, mga parente na mo negotiate sa inyo ha, i-negotiate na kasi ma-settle pa na inyong problema. Ilha akong ginahulat nga mag-uli kay para daw mag-file na sila demand para doon sa hulam sa kwarta, tas
ipa-anal nila, sila yung gasto para ma-anal daw among kasal sa akong bana. Maulang to siya yung cause. Oh, sila nga, kaya pa na masettle lang yung pumili ba sa pamilya. Ha? Pero ang main katong pag-apply doon sa bata, dili dyan siya pwede, attorney, right? Dili pwede siya. Dili niya pwede iingon na bisan pag mukha siya legal daw ng mga letter. Except pag masit na si ebidensya na dili siya ang amahan sa imong bata. Mautong nga nag-decide ko nga, bago ka muulig Pilipinas, ambis na imo mga buho kay magpa-DNA na ko ng bata inigawas kay, para dili jud ko musugot nga ma-insulto ko ng ani nga, dili ikaw ang amahan. Oh. So pwede okay. siya. Gamitin okay. akong evidence. Pwede. Ha? Okay. Thank you, attorney, thank you. So much. Bye-bye. Thank you po. Keep safe. Okay, bye-bye. Thank you. I think I have to end now. Naubos na yung boses ko. Tomorrow, okay, kung if you have free legal, may free legal advice sa'yo tomorrow, just call me landline. We did Metro Manila for free legal advice. 7209-6203 and pwede din kayo mag okay, pwede din kayo mag-tawag, mag-text sa akin na 63-917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 or 0932-88-56203. Then please, like, subscribe po sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog and sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. Thank you!